Tungkulin ko sa aking mga kababayan na ipaalam sa kanila ang katotohanan bago sila bumoto ng pangulo ng ating bayan. Kaya ko ito pinamahagi sa inyo dahil gusto kong lumabas ang katotohanan. Kung pipigilan ng media, ito lang paraan. Hindi nila, ayaw nilang palabasin. At siyempre dahil kandidato nila eh. Totoo yung mga balitang na baka may problema si Ninoy. Isang kaibigan na doktor ang sinabihan ni Ninoy kung pwedeng tignan ng anak niya dahil walang ka-drive-drive. Ang doktor ay si Steve Aguilar. Isa siyang psychiatrist sa Newton Wellesley Hospital. Yung tungkol dun sa habang sa Ateneo, nagugulat sila dahil halimbawa mayroon silang nakikikain siya kasama ni Bruda, isang taga-Ateneo din. Kumakain sila tapos biglang magagalit. Yun, hindi lang ako nabalitaan. Nilabas yun ni Bel Conanan sa kanyang column. At maraming gobernador ang nandun. Kumakain siya ng halo-halo. Binugan niya yung halo-halo sa mukha ng kanyang kaibigan. Imbis na humingi ng pamanhin, ay nagtatawa. Sinabi niya na ang mga katulong kasamang bahay ni Noy-Noy na ang kanyang iniinom regular ay yung Seroquel at Abilify. Nangyari nga ba ito o hindi? Kung nangyari, pakita lang yung medical history. O kung hindi naman, ay mag-subject siya sa psychiatric test. Isang requirement, miski na para sa isang sundalo o sa isang judge, ano pa yung magiging pangulo ng 92 million Pilipino? Yun. Hindi ako anti-Cory. Asawa ko, ako, ay both directors ng Ninoy Aquino Movement International. The most difficult job in the country is to be president of the Philippines. Kaya, kailangan meron siyang kakayanan.